Teka, teka. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Teka! Ito na, si Senyor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic, at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka. Alas 4:30 na sa DWIZ. Hola! Buenas tardes! Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Lunes na naman. Nakalain mo yun, Lunes na naman. Matapos tayong mag-relax ng konti, Sabado, Linggo, ngayon balik na naman tayo. Balik otra bats! Ate Dara! At balik otra bats tayo ngayon, araw na ito, ng Lunes a 14. Kailangan medyo pagbutihin natin ng otra bats. Dahil 14, bisperas mo ng sweldo ngayong araw na ito ng buwan ng Marso. At medyo matindi na ang init. Pero umulan pa. Nakaranas, may ulan eh. May ulan pa eh. At may lindol pa. Ayan, nagugulat nga tayo. Mamaya nga. Makukuha ba natin mamaya si ang P-Box? Lindol at saka hindi pa rin nagbabago ang kalagayan ng Taal, Senyor. Anyway, ngayon pong araw na ito, ay ito pa rin ang teka-teka. Si Senyor Pacheco pa rin ang inyong kaboka-boka kabeso-beso hanggang alas 5:30 ng hapon. At samahan po ninyo kami. At siyempre sa pag-atid namin sa inyo ng mga merepeking mga balita. Lumerepeking report, lumerepeking mga issue. Yan, napag-uusapan nun natin. At siyempre, greetings muna tayo. Magandang hapon, buenas tardes, magandang tanghali, magandang merienda, magandang halimban, magandang merienda, magandang madaling araw, magandang almusal sa inyo dyan, sa lahat po ng patuloy na nakatutok sa amin at nanunod sa YouTube, dyan po sa Facebook, ang ating mga amigos at mga amigas, dyan po sa iba't ibang panig ng daigdig dito pa rin sa ating palatuntunang Teka Teka. Salamat po sa inyong pagsubay. At ganun din ang mga kasababayan natin mula po sa buong Islas de Pilipinas na siyempre po napapakinggan nyo na ho kami dahil napapakinggan po ang DWIZ sa Dagupan, DWIZ sa Palawan, sa pamamagitan din ng aming home radio Cebu, ng aming home radio Davao, ayun, ang home radio Iloilo, home radio Cagayan de Oro, home radio General Santos, at home radio Naga at home radio Legazpi. Yan, dyan po ninyo kami napapakinggan sa radio at the rest, napapanood nyo po kami sa YouTube at napapanood nyo kami sa mga Facebook. Okay? At syempre, ngayon po, mainit na mainit. Mainit-init talaga ang mga balita ngayon natin. Puro pa rin talaga, syempre, ang ating walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga ng ating langis, senyora. Yan ang pag-uusapan. Yan pa rin ho, mainit na pinag-uusapan ngayon sapagkat na, nakita nyo naman ang nangyayari ngayon na na umaapila na po ng ang agarang aksyon ang transport group na pamahalaan na po sa gitna ng walang preno. Nawala ng preno. Ang hirap nito. Hindi bali na raw mawalan na raw ng preno ang sasakyan. Huwag lang daw mawalan ng preno ang pagtaas ng presyo ng produktong langis natin, senyora. Kasi mahirap eh. Hindi maprenoan eh. Hindi malaman eh. Alam nyo, hanggang ngayon, hindi malaman ng ating mga kinaukulan kung paano nila gagamitin ang preno. Handbrake, wala rin eh. Walang handbrake? Ha? Wala rin handbrake? Hindi makita eh. Hindi nila makita kung saan ang handbrake eh. Kaya yan po ang pinapakiusap ng ating mga Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines. At siyempre, pag ganyan po ang labanan sa oil price hike na non-stop, parang ano ha, non-stop na oil price, senyora, siyempre, ang sahod ang naepektuhan ito. Kaya hindi po natin may alis na ito ang hinihingi ng ating mga manggagawa, kung maaari, 1,000 yung sinusulong na minimum na sweldo. Wow, okay yan ha. Okay para sa amin yan bilang mga manggagawa, 1,000 na minimum na sweldo. Kaya lang, kaya ba? Yun na naman ang, marami tayong itatanong dyan eh, kaya ba? Ayun, di ba senyora? Yun po ang isang problema natin. Pero hinihingi po yan ng ating mga bumubuo ng mga tinatawag nating mga manggagawa, siyempre yung mga, lalo-lalo na po itong Trade Union Congress of the Philippines na nagsubmiti na sila sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Yung petition nila na humihiling na dagdag na 470 pesos sa bawat araw na sahod.
Ayan. Kaya ngayon, kung marami na kasing mga konsultasyon na ginagawa at mga pagpupulong at may yung pagsusumiti nila hinggil dito sa mga dokumento ito ng paghingi nila ng minimum wage, kaya't kung aaprubahan po, may kung-kung lang. Yun lang yung kung-kung ang mabigat eh. Yung kung-kung-kung at yung kung-kung-kung ay maging hindi na kung-kung-kung at talagang maging oo ang kung-kung-kung ay maganda yan. 1,007 pesos ang sweldo kada araw ng ating mga manggagawa. Magandang pakinggan, ano? Pero siyempre, marami pa ang pagtatalunan dyan, senyora. Kahit na ginigit yan ng ating mga manggagawa, marami tayong isinasaalang-alang, maraming pros and cons dyan eh. Kaya pros and cons na pag-uusapan, isasaalang-alang, kung ano yung dapat na mangyari, sapagkat baka naman mang mangyari, wala na kayo pasukin ng trabaho. Baka lahat magsarado na yung lahat ng mga kumpanya dahil hindi na lang makakaya yung minimum wage na hinihiling ng ating mga manggagawa. Anyway, isa po yan sa mga nakikita nating mga issue ngayon tungkol dito sa patuloy na pagtaas at walang humpay, non-stop! Hindi bali sana. Ay, naku! Kaya lang magiging non-stop yun naman yung COVID ayoko na. Pero yung COVID, ha, na-stop na ng konti. Pero hindi pa rin totally stop, ha, ang COVID, ha, senyora, ha. At gaya po ng sinabi ng, sabi nga ng ating mga expert natin, kagaya nitong ating mga, itong College of Physicians natin, si Dr. Limpin, sabi niya, oy, mag-shoot pa rin kayo ng face mask, senyora, kahit na anuman ang pinatutupad na quarantine alert level sa atin, huwag ninyong kalilimutan ng face mask. Yan yung si senyor, lagi may baon, no? Ayan, no? Para akong bata na merong, meron yung nilalagay, yung, para, ha? Yung beam, di ba? Pagkakain ka, lahat kami, sipin nyo, mukha kaming batang batuta na may beam lagi. Dahil kasi, para hindi na namin malimutan, no? Ayan, no? Binaon ko na, oh. Di ba? Dama-mahihas yung ginawa ko. Oh, nakabaon na, oh, yan. Kaya hindi mo na masasabi, ay, naku, kakapa, hindi na, eto na, oh. Isang ganun na lang, senyora, okay na. Ayan po ang uso ngayon. Kaya sana meron kayong ganyan. Eh, halos, kasi po, sabi nga ng mga ano natin, itong ating mga kinaukulan, yung ating mga eksperto, halos pareho na raw, eh. Totoo naman, eh. Halos pareho na raw yung alert level 1 sa alert level 0. Eh, naghahanap pa kayo ng 0, eh. Naghahanap pa raw tayo ng 0, eh. Mukha lang ang 0. Lagi naman tayong ganyan, nadalintado ang Pilipino, eh. Di ba? Adelantado tayo mga Pilipino. Sinasabi pa lang alert level 1, alert level 0 na tayo. Ayan. At marami na muli ang mga tao sa iba't ibang mga establishmento. Kaya ang payo lang, hinay-hinay. Ayan. Hinay-hinay sa pagluluwag. Ayan. Ng restriction. At hindi niya ibig sabihin, ilan na ba tayo ngayon? Wala tayong sobre? Wala tayong babasahing sobre ngayon? Wala bang bubuksan kami sobre kung ilan tayo? Wala pa? Hindi naglalabas? Kasi lingguhan lang, di ba? Pero mga nung linggo, 500 eh. 500 tayo. Nakakuha po namin 500. Hindi natin alam ngayon itong mga susunod na araw kung yung 500, naging 600 o 400. Sana naman, tuloy-tuloy na yan. Pero ang payo pa rin sa atin, hinay-hinay. Lalo na ngayong palapit na. Mamaya ba, makukuha ba natin ang pag-asa kung talagang ipapahayag na nila na tayo ngayon? Hindi pa rin ba pinapahayag? Wala pa rin? Wala pa rin tayong summer season? Hindi pa rin nag... Pero ang init na, ha? Ang init na po, senyora. Palagay ko, mga isang linggo pa, hindi matatapos ang linggong to. Hindi matatapos ang linggong ito. Idideklara nila ang summer season. At yan nga po. Ang ating kinatatakot, siyempre, kaya po lagi na... At nakikita na rin siguro ito ng ating mga kinaukulan, ng ating mga eksperto, na baka masyado tayong maging kampante, hinay-hinay, sapagkat eto na naman, pinayagan po ng gobyerno ng Pilipinas na makapasok na naman sa ating bansa ang mga mamamayan ng Hong Kong na kung saan po ay tumaas, sumirit ang kanilang kaso ng COVID-19 dyan. Pero pinapapasok po natin, ha? Pinapapasok po, pinayagan na makapasok ng bansa ang mga mamamayan ng Hong Kong, Macau at Brazil kahit walang visa. Sipin mo yan?
Ha, kahit na walang visa, pasok, pasok, pasok dito. Sa banda rito, pasok kayo, pasok. Sige na, pinasok na po tayo. At ang mabigat dito, baka pasukin din tayo ng virus. Sabi ng presidente, yun ang inaalala ko eh. Baka ho may kasamang virus. Eh kaso, sabi ng Interagency Test Task Force natin, meron naman tayong restriction dyan. Papayagan lang natin manatili yan sa Pilipinas hanggang 14 na araw. Yung mga dayuhan na may passport ng Hong Kong, paano yan? Kailangan sila fully vaccinated, okay? Che-checkin muna. Contra COVID-19, may negatibong result ng RT-PCR test. O yan ha, o antigen test sa loob ng 48 hours at 24 hours at may valid na passport sa loob ng 30 araw ng pananatili nila sa Pilipinas. So, hanggang 14 na araw ang mga dayuhan na may passport ng Hong Kong Special Administrative Region o SAR o Macau SAR. Wow! Tama naman. Alam nyo, nakikita naman natin na madali ho yung negative result eh. Ang mabigat ho nito, yung may dala-dala sila, hindi naman sila tinatablan eh. Pero pwede silang magdala ng sakit. Tama ba, Engineer? Yun po ang problema natin eh. Dahil sa kanila, may sakit eh. Tayo wala eh. Nabawasan na tayo. Sila, sumirit dun eh. Tapos pupunta sila rito, sasabihin natin negative, pero may baon yan. Kung may baon na virus yan, hindi natin alam. Dahil hindi na nga siya tinatablan, pero pwede siya mag-uwi. At ang kanyang makakahalubilo, yung mga hindi bakunado, patay tayo dyan. Sus, Mariosep! Okay. Tapos makakapana naman tayo. Saan ba pa nagpunta yung ano na yun, yung taga-Hong Kong na yun? Hanapin na naman natin. Tapos, ito na naman tayo. Contact tracing na naman tayo, senyora. Yun ang inaalala ni Senyor Pacheco. Ha? Yun po ang inaalala ni Senyor Pacheco dito sa pinapayagan na natin yung mga Hong Kong, Macau at Brazil. Kahit pa nga walang visa. Sipin mo walang visa. Sabagay, wala naman kaming visa din pag pumupunta kami sa Hong Kong at saka sa Macau at saka sa Brazil. Alam mo ba yun, senyor? Engineer, pwede tayo. Basta may pera. Ang problema na, kahit na sabihin natin walang visa, ang problema, wala rin visa yan kung wala kang pera. Kahit na sabihin mo sa akin, hindi na kailangan ng visa, kailangan noong pera. Ang kailangan natin ng atik, senyora. Kaya kailangan ultrabats muna. Wala ko tayong ultrabats eh. Kaya mabigat kung wala kang ultrabats. Okay, anyway, marami ho tayong mga dapat pag-usapan pa, lalo-lalo na ho yung namaya eh. Kasi pagpasok ng summer, ang problema natin itong magsisimula na yung, nakaranas na ba kayo ng brownout? Yung mga nakikinig sa atin dyan. Oy, meron na. Ang may kawayan, nakaranas. O, nakaranas na nga. May mga nakakaranas na ho ng brownout eh. O, huwag yung sabihin, wala. 3 oras, tama? O, apat kayo? Papambira, no? Yan ho, ang gusto natin pag-usapan mamaya dahil ho, mamaya baka humakapanayam natin yung dating DOE Secretary ng Department of Energy para po manaman natin kung ano ba itong mga sitwasyon ngayon na nakikita natin. Hindi na ba maiiwasan ito na paulit-ulit na lang, ha? Parang hindi natin alam eh. Para bang every year, hindi natin maiwasan yan, no? Sabihin nila, hindi naman eh, tuwing summer. Ayan. Wow, tama nga naman. Ganun na lang ba tayo? Hindi naman natin ang mabigat dito sa nangyayaring ito, gusto natin liwanagin, sino ba talaga ang may responsable, sino bang may responsable dito? Yun ang point natin. Yun ang gusto nating liwanagin dito. At para, matutukan natin ang problema at kung malaman natin na itong may problema, abay dapat ayusin yung problema. Di ba? Hindi yung pwedeng ganun-ganun lang yan eh. Yun ang isang dapat natin isaalang-alang, senyora. Yun lang po naman ang gusto ko nga anihin natin mamaya. Linawin natin kung sino ang nararapat na umayos nitong problemang ito para hindi na paulit-ulit na lang. Lagi na lang natin sasabihin, bakit walang tulo ng tubig? Kasi may problema kami na, tinignan nyo, ito kahit paano yung tulo ng tubig, naayos, tama? Naayos naman kahit paano. Bumaba pa ang halaga ng bayad natin. Pero ang kuryente, yan ang mabigat niya. Sumasabay pa ang tubig. Sa bagay, totoo naman, hindi, dahil pag walang... lahat talaga sisigaw ng tubig at parang pa ito nasunog. Yan ang mabigat eh. Sunugan pa ng... sunugan. Hindi, araw lang nasunog. Hindi, nagkakasunog lang. Hindi yung sunugan. Pangit makinggan sa inyo yung sunugan eh. Pinag-uusapan na po. Naku, eto na talaga.
dapat daw po tumaas na ang sahod natin. Nako, bukas po, bukas nga ba? O na naman, bukas magtataas na naman ang presyo ng petroleum products pang 11. Tama-tama, no? Ano ba naman yan? Sunod-sunod, ha? Nung isang Martes, pang 10. Ngayon, pang 11. 11, ha? Ay, naku. 11. Nagka-11 na talaga. Ha? Pang 11 na pagtataas ng ating langis na ito, Senyora. Ang pagtataas ay dahil daw sa, ito ang pinagbibintangan eh, ewan natin kung totoo yan eh, yung invasion ng Russia sa Ukraine. Ayan, bilhin mo, nadamay tayo dyan. Tinan nyo ha, hindi tayo kasama sa gera dyan, pero nadadamay tayo. Ang nadadamay, yung pagtaas ng langis natin. Kaya para na rin tayo nakikipag-gera eh. Na nagsimula po noong Pebrero, yung patuloy daw na pananakop ng Russia, at inaasahang magpapatuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pumalo na po ito sa $130 bawat bariles ng crude oil at tataas pa rin dahil pinagbawal na ng Amerika at Britain yung pag-import ng langis na galing sa Russia. Ayan, kaya nga kukulangin nga tayo dahil hindi na tayo makakakuha sa Russia. Okay, dahil nga yun ang panlaban nila eh, para pilayin yung Russia. Sino napipilay? Hindi naman yung Russia eh. Tayo napipilay eh. Ang mga kasumukha natin, mga developing countries. Yun ang kawawa. Humihirit na po ng dagdag pisong pasahe ang ating transport group dahil wala na silang kinikita dahil sa ubod ng mahal ng diesel. Bukas, 12 pesos ang itataas bawat litro ng diesel. Ha? Bukas yan. 12 pesos. Ha? Natitigil sila, ito, nagbanta na po ang mga driver at operator, natitigil sila ng pamamasada kapag hindi dininig yung kanilang kailangan. Ewan ho natin, pero nagsalita na po kanina ang umaapila na sila na sa pamahalaan na sa dito sa walang preno, sabi nila, gigit nila, wag na sanang patagalin nang pamahalaan yung kanilang desisyon hinggil dito. Nakatenga pa eh. Okay. Itong panibagong price hike na ito, tinuturing na pinakamalaki na po ito. Yung bukas, ha? Pinakamalaki ito sa mga nakalipas na taon. Siyempre, yung LTFRB, ipamamahagi naman sa susunod na linggo, magkano yung pamamahagi nila? 2.5 billion na fuel subsidy para po sa mga driver at operators. Ewan ko ha. At para po sa PUVs ito ha. At bukod sa mga driver, meron ding subsidy ang mga nasa sektor ng agrikultura. Ang problema nga lang natin dito, dapat magkalinawagan sa LTFRB. Kanino ba dapat ibigay? Yung nakapalayam natin yung pasada, di ba? Ang nagiging problema daw, dito raw sa bigayang ito, sino ba ang bibigyan? Ang operator o ang driver? Sabi naman nila, minsan, binibigay nila sa driver, ay sa operator, para daw ang operator ang magbigay sa driver. Yun. Ang hirap, ano? Ang hirap naman nun, ano? Pero ang nangyayari, nagkakabukulan! Baka ako nagkakabukulan! Pag tinanong mo, binigay daw po sa inyo yung Mr. Operator. Sabi ko ng ating kawawang driver, Mr. Operator, sa inyo daw po binigay ng LTFRB. Dinigay ho namin eh. Pero sabi niya, binigay na po sa inyo yung operator. Operator, Mr. Barreto, ako po si Senior Pacheco na wala, ako isa hungamak na driver. Wala, pwede ho bang makuha ko yung panggasolina ko, pang-diesel ko, sandali lang. Ano ulit yung sinabi mo? Ay, yung meron daw pong binigay sa inyo. Wala akong alam. Bilo mo, may amnesia na, ha? Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. May katibayan ba sila? Ewan ko po, yun po ang sabi. Sa inyo daw binigay. Wala akong alam. Wala. Wala akong natatandaan. Bilo mo, naging ulyanin pa. Wala akong natatandaan, ihoy. Baka naman, tanungin mo nga ulit sila, balikan mo, babalik ka naman yan. Balikan plus yan. Yan ang nangyayari dyan eh. Binigay, wala daw po eh. Binigay na namin! Saan ka ngayon pupunta?
Ha? Sa ididinong ilalitipa, binigay na namin! E pupunta na, binigay daw po sa inyo! Wala nga! Wala na. Natapos na tayo ng kaiikot-ikot. Natapos yung oras, senyora. Yung buong araw na yon, naubos yung panahon ng kawawang driver, hindi niya nakuha yung sinasabi natin at pinapangakong magandang pakinggan na tumataginting na 2.5 billion na fuel subsidy para po sa mga drivers. E kaso siya, sabi nito, driver at operators ng PUB. Ano ba, hating huma yan? hindi malinaw eh. Hindi malinaw eh. Ha? Bukod pa sa mga driver daw, meron pang di subsidy. Eh kaya, sa pangyayari ito, linggo-linggo ang pagtaas po ng petroleum, ano? Ewan ko lang, nagkakaroon po ng chain reaction siyempre. Siyempre, parang domino effect po yan. Ang apektado, mga manggagawa at ang ating mga bilihin. Tandaan ho natin yan. Hindi maaaring hindi magkakaroon ng domino effect po yan. Ay yung tinatawag nating chain reaction. Isipin nyo, siyempre, yung kinikita ng manggagawa ngayon, magiging kakarampot na lang yan sa gastos natin. Dahil tataas ho lahat ang gastusin eh. Kakarampot na po ngayon ang sahod. Hindi na niya kayang maghigpit muna kayo ng sinturon. Ayan. Wala na pong ihigpit na sinturon yung ating mga manggagawa. Yun lang ang problema natin. Dahil kasi nga ho eh, wala na nga ang ano eh. Inalis na nga yung pinaka ano, hibilya ba yun? Tinanggal na nga eh. Naubos yung butas eh. Naubos yung butas ng sinturon, senyora. Nilampasan na nga ho lahat eh. Wala na po eh. Mahawa. Eh kaya nakikiusap na sila. Wala na yung, sabi nyo, higpitan yung sinturon sa sahod. Eh wala na nga. Kapos na po yung sinturon, senyora. Dapat nang dagdagan yung sweldo para makasabay po sila sa pagtaas ng mga bilihin. Kaya, mismo ang labor secretary natin, na si Secretary Bello, minungkahin niya na, ayan na, eto na, mag-review. Ayan, i-review ha. Yung pag-review sa daily minimum wage. Nararapat daw po madaliin yung pagbibigay ng aumento sa mga manggagawa. Okay. Nasa linya natin pala si Director Yusek Renato Solidum. Ingil, nasa linya na natin siya ngayon, ano? Alamin natin yung kalagayan. Kanina lumindol, di ba? Okay. At gusto natin malaman kay Yusek Renato. Tinan mo ha, tumataas yung presyo ng langis, tulit-tulot. Tapos may lindol pa tayo. Okay, tanungin nga natin kay Direk kung ano bang inaasahan, ano ba matindi ba itong lindol nito, ano bang epekto nito, ito ba ganyan lang, natural lang ba, o meron ba na tayong inantay na malakas dito? Okay, Direk, magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon. O, si Senyor Pacheco po ito sa Teka Teka. Ano po ang intensity po, inabot po ng 6 o 5 ba kanina? Ang magnitude po ng lindol o yung area niya ay malakas, magnitude 6.4. Malakas, 6.4, okay. Pero ang extenso po kasi ay may 110 kilometro magmula sa lubang Pakanluran, ano? Ibig sabihin na sa dagat. At ang distansya po ay malayo, kaya ang pinakamalakas na intensity na naramdaman lamang ay intensity 4 sa lubang island sa Occidental Mindoro. Mm-hmm. Intensity 3 sa ilang bahagi ng Batangas tulad ng Lasugbo, mm-hmm. Papiti tulad ng Tagaytay, Amadeo, Marbondon, Mendez at Alfonso, mm-hmm. Ito sa Kapaynilaan, Quezon City, Taguig, Mandaluyong, Makati, Nabotas, at ganoon din naman sa ilang bahagi ng Central Luzon, okay. Tulad ng Bulacan, Cuago, Pampanga, Olongapo, at hindi naman ito naging mapanira. Okay. Kahit matas po, in terms of magnitude, ay dahil sa distansya, nasa karagatan, ay hindi na po naging malakas yung pag-inig. Pero marami ang nakaasta. Opo. Kasi po, siyempre, alam nyo, mga kangayon ng alas 5 yun, sabi ko, umuuga ng konti. Alam nyo, pag oras na mayroong ganitong uga, ang pinakikiramdaman ko yung susunod na uga. Okay naman. Yun po ang napansin namin. Ngayon, Direk, ito bang pag-ugang ito, ay nakakatulong ba ito para not to expect na mas malakas na mga lindol ang darating pa sa atin? Kasi sabi nga na, even though na alam natin na unpredictable ito, ha? Alam natin ito, Yusek, na unpredictable, pero ito ba, sa inyong pag-aaral, nakakatulong ba yung mga konting pag-uga na yan? Practically, wala.
Wala? Sa isang bansa, siyempre, nababawasan yung energy. Pero practically kasi, kahit magnitude 6.4 yan, ang maliit lang na energy ang nawawala. Kasi ang ating inaasahan dyan sa Manila Trends ay mga major earthquake events na dapat pagandaan. Kunyari, magnitude 8.3. Mm-hmm. So kapag ganyan po ang senaryo, ay malakas po ang talagang mararamdamang pagyanig. At pangalawa, yung posibilidad na magkaroon ng tsunami ay nandyan na dapat paghandaan ito. Mm-hmm. So kasi lahat po na every year hindi natin nakakalimutan ang NDRRMC na nagsasagawa tayo lagi ng mga drill para sa lindol, USEC. Dahil kasi po hanggang ngayon buo pa rin sa isip natin ang at hinihintay pa rin natin yung big one. Tama mo ba, USEC? Tama po kayo. Ang ating ginagawa sa Kamaynilaan at kalating na probinsya, lahat ng ating pinag-aralang posibleng lindol, dalawa ang ating ginagamit na earthquake scenario. Una, yung pagkilos ng West Valley Fault na tinigurian ng NIDIA na the big one kasi malaki ang epekto sa Kamaynilaan. Opo. Dalawa, yung posibleng pagkilos sa karagatan sa Manila Trends na may magnitude 8.3 to 8.5. Mm-hmm. Yung lindol po kaninang madaling araw ay galing sa Manila Trends. Manila Trends. At magnitude 6.4 lamang. At wala namang naidulot na pag-angat ng tubig at wala pong tsunami warning. Pero yan din po ang ating binabanggit na isang paalala ng lindol kanina na posibleng may mas malaki pang mga lindol na mangyari dyan sa karagatan, sa Manila Trends. Mm-hmm. Na dapat pinaghandaan din ng ating mga kababayan sa Manila Karating na probinsya. So sa madali salita, yung pag-drill natin, napakahalaga yon. Talaga, Yusek, ha? Hindi parang, kasi pag nag-drill lang mga tao, parang biruan lang eh. Dapat seryosoin po. Dapat pala, mag-seryoso tayo dyan. Opo, dalawa ang drill na ating ginagawa. Una, yung senaryo na nasa lupa ang epicentro, yung protektahan ang sarili habang lumilindol, yung drop cover and hold. Opo. Paano mag-evacuate palabas ng gusali at paano mag-responde. Opo. Pangalawa, yung nasa dalampasigan namang bahagi ng mga baybayin sa Pilipinas, ay maliban sa pag-uga ng lupa, nandyan yung posibilidad na magka-tsunami. Okay. So dapat din may pagsasanay na paano magsilika sa mga kababayan natin. Opo. At ang mga local governments, paano i-handle ito kung sakaling tsunami naman ang posibleng mangyari sa mga dalampasigan. Ayun. Talagang, ikaw nga eh, kasi ba, hindi pala dapat natin gawin biruin ito sapagkat ito pala talagang pag-aanda na we expect na talagang may darating pa ng mga lindol at may mas malakas pa sa dati. Tama ba? Tama po, hindi natin pwedeng ipagsangtabi yung posibilidad na posibleng may mas malaki at ito naman ay batay sa mga pag-aaral ay mataas ang posibilidad. Okay, kumusta po naman yung Taal Lake hanggang yung Taal Volcano? Ang Vulcan Taal po ay patuloy na gaguruto. Bakit hindi pa rin siya nananahimik, ano? Tama po kayo, no? Ang dami po ng gas na inilalabas niya, sulfur dioxide gas, ay 15,000 tons per day. So marami po masyado yon, kasi ang normal na sulfur dioxide dyan sa Taal, mga 500 tons per day or less, no? So, nandiyan yung panganib na magbuga ng usok na may pressure, magkaroon ng steam-driven explosion or gas explosion na kailangang iwasan. Kaya ang ating paulit-ulit na binabanggit at alert level 2 ay wala po mga pumupuntang mga kababayan natin dyan sa Taal Volcano Island. Okay. So at this point talaga hindi pa natin inaalis ang alert dyan, ano? In totally, wala pa. Nasa alert level 2 pa rin ang Vulcan Taal. Sa madaling salita, parang yung sinabi na mag-alisto pa rin kayo dyan sa pagpunta, lalo na po ngayon na nasa alert level 1 tayo ng ating kalagayan sa quarantine sa pandemic. Ibig sabihin, masyala na ngayon ang mga tao ngayon dyan. Dapat may restriction din po na dapat na hindi kayo huwag kayo magdiwala na okay ang ating Taal Volcano po sa may area na yan ng Tagaytay. Di ba? Tama po. Bawal pong pumunta sa Taal Volcano Island. Pwedeng mamasyal sa mga paligid ng Taal Lake. Matakit tayo, walang problema. Okay. Marami po salamat, Yusek, ha, sa pagbibigay daan nyo sa amin. At least na nabigyan natin ng impormasyon ng mga tao sa mga lindol na ito na alam natin, baka mamaya, alam nyo, parang ang lindol ngayon sa Pilipinas, parang ginagawa na lang ng tao, parang kamukha po ng pagbinibigay tayo ng alert level 1, para tayo nakawala sa koral, parang hindi natin inintindi, kampante lang ang mga tao, pero dapat pala seryoso hindi natin ito. Kamukha din ang pagsiseryoso natin sa pag-iingat natin laban dito sa virus. Tama ba, Yusek?
Tama po yun. At sinasabi ko, ang isang malakas na lindol, kapag nangyayari, mas matindi pa ang epekto nito kaysa sa nakita natin COVID. Kasi ang isang malaking diferensya, walang physical damage ang COVID. Pagdating ng lindol, sira ang mga building at bahay. Mas matindi ang epekto. Okay. Maraming salamat, Yusek, sa pagbibigay daan niyo po sa amin. At least, ang mga kababayan natin ay na-inform at nabigyan sila ng babala na mag-ingat tayo, hindi biro-biroan ito, hindi to lindol lang basta at kailangan naka-prepare tayo dito. Salamat po, Direk. Salamat din po. Mga kaibigan, si Undersecretary Renato Solidum ng PBOX. Nagatid sa ating orasan, dito pa rin po sa ating palatuntunang Teka-Teka. Si Señor Pacheco, magbabalik pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 2 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Teka-Teka, alas 4:30 na! Hello! Buenas tardes! Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas pa rin na patuloy na nakatutok pa rin dito sa aming palatuntunan sa Teka Teka sa DWIZ. Si Señor Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, senyora. At siyempre, binabati na po natin si Rino Rivera, Ricardo de Guzman, Jovi Cavalquinto ng Home Radio 98.3 Jensen, si Annette Allegri D, Ian Bicas ng Davao City, ayan, si Hang Santimosa, ayan, at si Gleseria Pugaw Pakaira, ayan, Alan Halupit, ayan, ang lupit mo siguro, Alan, hindi naman, si Marie Kyler, si Jun Carlos, at si Changli Codicia, ayan, ayan, binabati ho natin lahat ito mga ilang mga taga-subaybay natin. Teka, mayroon pa ba dyan? Teka, baka nagkamali ka nang binuluklat mo dyan, senyora. Iba yung ano, balita yung nakikita ko eh. Hindi, ito. Huwag lang magka-doble-doble. Siya nga pala, yung ate si Tatay Pedroso, ha, ng Payatas. Hindi ko na kanilimutan yan. At siyempre, yan po lagi nakatutok sa atin. At saka itong mga taga Perth, Australia. Sila Caspillo. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa mga taga-Australia na medyo okay naman daw sila ngayon kahit na ika nga sumirit yung COVID, ha? Talagang, kaya nga dapat talaga mag-ingat po tayo, senyora. At hindi yung biro-biro talaga. Ang dami natin isa na sa anang-anan ngayon. Ay natatakot tayo sumirit itong COVID-19 dahil sumisirit itong pagtaas ng presyo ng nangis, di ba? Hindi natin maiiwasan. At ngayon, palapit tayo ng palapit sa taginit. Naku, ang pinoproblema naman natin ngayon, itong kuryente natin. Dahil siyempre, hindi malayong muling maranasan natin ang malawakang brownout. Na kagaya na nangyari noong 2019. Kung natatandaan nun yan, ayan, indikasyon nito na talagang kailangan ewan ko ba kung sino dapat sisihin dito. Kung na 2019 yan, ha? Hindi natin makakalimutan yan. Yung mga brownout dito, brownout doon. Ewan natin kung paano dapat ayusin yan ng Department of Energy. Yung mga nangyayaring yan na kung bakit kinakailangan natin ang power. Power ang problema natin, senyora. Power. Talagang kailangan yan. At ilan yung mga kumakandidato sa atin ng presidente? 7. Ha? Na kumakandidato na sana... Ito ang pagkukulan nyo ng pansin, ano? Yan ang pagkukulan natin ng pansin, yung hindi na tayo gagamit ng masyadong kuryente, yan. Langis. Yung langis na yan, pwede naman ang kuryente hindi nagagamit ng langis. Yan. Sa ngayon, ewan ko ha, yung energy resources, ito po ang dapat pagkukulan ng pansin ng mga kakandidato ngayon kung paano nila masisiguro na hindi tayo kakapusin ng supply tulad ng pagdaragdag ng mga geothermal, di ba? Yan ang mga dapat natin nung pagkukulan ng pansin eh. Hydroelectric power plant, ayan. Puro plant eh. Di ba inaproba ng Presidente yung nuclear plant? Ayun. Ayan. Gayun din yung pagpaparami at pagpapalakas ng mga solar. At saka yung mga wind power. Sa Ilocos, meron yan. Maraming mga wind power. Dito, ibang hangin dito. Iba ho dito sa Metro Manila. Iba hong klase ang power dito sa wind. Puro yabang.
Ang lakas ng hangin o dito. Dito talaga palakasan o ng hangin. Sa Metro Manila. Sa probinsya lang o talaga ibang hangin doon eh. Totoo pong makakatulong at para maging power. Eh dito, palay hangin lang ang pahangin. Palakasan ng hangin eh. Ewan ko ba? Eh, ganun din yung pagpaparami nga natin yan, ha, ng solar at wind power. Ang isa pa niya na dapat pagtuunan ng pansin natin, yung pagsusulong ng paggamit ng large-scale battery storage na malaki po ang tulong para magpareserba at hindi kakapusin tayo ng enerhiya. O di ba, ang meron pong sa gitna po ng taas ng presyo ng petrolyo natin, kung matatanda nyo, isinulong ng Department of Science and Technology o DOST yung paggamit natin ng e-vehicles. Ayan, yung E. Electric yan eh. E. Kaya lang yung E na yan, natakot ako eh. Ang daming isumbong. Sumunod, isabong. Ano ba yan? Lumala. Nagkaroon ng problema tuloy. Nagsimula lang ng E. Ang ganda sanang gamitin yung E na yan eh. Napasama, may E. Isumbong. Isabong. Yun lang, dun lumala sa isabong. Eh ngayon po, sa gitna po nitong presyo ng langis natin, yung paggamit ng e-vehicles, o di kuryenteng sasakyan, panahon daw po ito ngayon para tangkilikin natin ang publiko from March 7 to March 13 ang new cases natin. Ilan? Ano yan? 4.131? Ano yan? Ilan lang dyan? Mamaya alamin natin yan, ha? Panahon unang umano na para tangkilikin natin o tangkilikin ng publiko yung paggamit ng e-vehicles. May mga dumadaan na, di ba? Nakikita natin, uy, ang ganda nun ha, electric lang pala. Isinusulong din po yung ng kagawaran, yung pag-aaral sa mga baterya na ginagamit sa pagpapandar sa mga ito para magkaroon tayo ng sariling supply ang ating Islas de Pilipinas. Sa ngayon po, hinihintay na lamang daw po na pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte yung Electric Vehicle Industry Development Bill. Ano layunin nito? Layunin ito na palaguin po ang e-vehicle industry sa Pilipinas at palawigin din po ang charging stations nito. Meron na ang mga private car eh. Yung mga private car, ang Toyota meron eh. Alam ko eh, na electric lang, semi-electric na. Ayan. Pero may konti pa rin gasolina na ginagamit. Konti na nga lang. At saka electric. At nakasaad po daw sa guidelines na inilabas na po ng LTO. Hinggil dito, na tanging sa mga pribadong kalsada lamang maaaring bumagtas ang mga personal mobility scooter. Kasi may mga scooter eh. Nakikita mo na yan? Nakakita ka na rin, ano? Habang papayagan naman na bumagtas sa national roads natin yung mga e-motorcycle, e-tricycle. Ba? Nakakita? Ay, wala pa. May nakita na ba akong e-tricycle? Ang nakita ko, e-motorcycle, e-tricycle, e-vehicles, meron na to. May apat na gulong sa kondisyong kinakailangan na rehistrado ito ng LTO. Yan. At lisensyado ang driver nito. Hindi po pwedeng walang license. Kaso ba di kuryente ang pinatatakbo nyo? Hindi kayo... Kasi hindi nila pwede pabilisin ng mabilis yan eh. Merong particular na speed lang yan. At malinaw po ang panuntunan yan, ha. Ang problema, mukhang malabo sa karamihan kaya hindi ho nasusunod. Merong mga pasaway eh. Yan ang mga problema natin, yung mga may pasaway na kumaari sumunod tayo sa batas. Kaso yung batas na sinusuway, inilalagay nila sa panganib, nagmamadali ang sarili nila at ang buhay sa ibang motorista na mga nasa kalsada. Gigitna ka diyan mabagal ka. Di ba? Kailangan dun lang kayo sa linyang yan. Okay, nasa linya na po natin ngayon. Ayamang pinag-uusapan natin ang power. Dahil nga sa tayo ngayon ay kailangan natin puro power. Kaso, ibang power ang nasa paligid natin ngayon. Tag-init na ito eh. Di ba? Kili-kili power. Yan ang problema natin ngayon. Pag-usapan na nga natin yung power at nasa linya na po natin ang dating sekretaryo ng Department of Energy. Na siya rin po ngayon ang presidente ng Development and Renewable Energy for Advancement Incorporated.
na sa katauhan po ni Dati Yusek J. Layog. Yusek, magandang hapon po. Magandang hapon po. Buenas tardes. Welcome dito sa palatuntunan naming Teka Teka sa DWIC. Napaka-importante po ng pag-uusapan natin kanina. Dahil marami, puro power ang kailangan natin ngayon. At ewan ko kung anong power ang inaasahan natin may bibigay ng mga ato natin sa pagka-presidente ngayon. Okay, magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon, Senyor Ray. Buenas tardes. Magandang hapon po sa mga nakikinig. Mm-hmm. Okay, na ngayon po ay nagkakaroon ng sisihan dito sa nangyayari ngayon sa para matugunan natin itong problema na naman natin. Every year, problema natin ito. At ayaw nating maulit yung nangyari ng 2019. Tama mo ba? Tungkol sa mga brownout dito, brownout doon, patay dito ang ilaw. Mamaya, buti kung patay sindi, patay lang eh. Ay, hindi na usisindi. Yun ang hirap eh. Tama ba, Yusek? Opo. Tama po, Senyor Ray. No? Actually, nakita na ho natin yan. Matagal na panahon na. Dalawang taon pa, no? Kada Mayo po, kung saan mataas ang demand for power dahil mataas din ang mainit, no? So lahat po tayo na. Nakaranas na po ako ngayon, Yusek, ha? Nakaranas na ako ng 3 oras ngayon. Ah, ngayon po, meron na. Oh, meron so, na po. Yung iba dun, meron mga nagtetext ko sa akin, nakaranas na rin sila. Ibig sabihin, meron ng buwenang mano, ha? Para bang ano lang, mga mga parang patikim muna. 3 oras. sana po. baka bukas, 5 oras na yan, 6 oras na ko, huwag naman. Mm-hmm. Oho, yun nga ho ang problema natin. Nakita na ho natin to, no, nung 2019. Kada taon na lang po, pumupugak-pugak na yung ating lumang planta. Kaya po, nagkaka-brown out, no? Tuwing summer, ito yung problema natin. Okay. So, yun humang palatandaan kung bakit may naranasan na tayong ilang mga brown out? Opo. Alam niyo ho, last year, kahit pandemic tayo, nag-brown out po tayo. Hindi pa nga lahat pumapasok, no? Opo. Paano po ngayong Mayo, no? Alert level 1 tayo, so lahat po bumabalik na sa opisina. Okay. Mataas po talaga ang demand for power, tapos napakainit pa, no? So, in-anticipate po natin, talaga magkukulang tayo ng supply ngayong summer. So, gano'n po ba itatagal yung available power generators natin? Well, alam nyo, kaya namin sinusulong ngayon renewable energy, kasi yan po ang pagpapatayo niyan, 6 na buwan pwede na, no? Mm-hmm. Kaso medyo huli na ngayon na magtayo tayo dahil malapit na ang Mayo, no? Eleksyon na eh. So, eleksyon na. Ayun na ako eh. Yusek. Mismong Department of Energy po, meron silang projection na medyo kulang ho tayo ng supply ngayong Mayo. Ma'am, yun nga po, projection lang yun lang ang narinig kong hindi maganda. Sa halip na makarinig ako na meron na silang ginawang paraan, ang narinig ko lang, sisi dito, sisi doon, sisi, puro sisi. Sinisisi po yung NGCP. Pero ano po ba ang ginawa nila? Opo, well, dapat po ang pamahalaan, pinapadali po natin yung pagpapatayo ng planta. No? Mm-hmm. Kung sa, alam niyo ho, kung tatanungin niyo ho yung mga developers natin, kailangan niya kumuha ng 200 na permits. No? Mm-hmm. Napakadami. No? Napakadami pala niyan. Okay. Parang pinapahirapan ho natin, pinapadaan natin sa butas ng karayom itong mga private sector natin. No? Hindi ho dapat, no? Padaliin ho natin. Ang ibig nyo sabihin, wala ang problema nito kung kagino po ba dadaan yun? Di ba dadaan ho yun sa Department of Energy? Hindi lang ho sa DOE, no? Halos lahat ng ahensya ng pamahalaan. Pamahalaan natin. Kung kayo ng permit. Mm-hmm. No? Meron sa DAR, may DPWH, may NCIP, andami-dami ho talaga. Mm-hmm. Kaya napapakamot na lang na ulo yung private sector. Bakit ang dami-daming permit na kailangan? Nako. So, isa po yan sa nagiging hadlang. Tama po ba, Yusek? Tama po yan. Bukod pa ho dyan, no? Kailangan ho talagang ang pamahalaan. Mag-signal ho siya, no, sa investors natin na ang pinipili ho natin na planta, yung renewables. Kasi ito ho tayo palagi problema natin, hindi lang sa supply, pati sa presyo ng kuryente, ini-import ho natin ang coal at saka ang oil. Okay. Alam niyo naman ho, pag nag-gera, halimbawa ngayon pa lang. Ayan, nag-gera mo. No? Mm-hmm.
Oh, eh di siyempre, tataas ang presyo ng oil, no? Mm-hmm. Tapos ho, pag nagka-problema tayo sa coal, mm-hmm. eh ngayon ho, all-time high din ang presyo ng coal. Okay. Kaya ito ho ang problema natin. Whereas kung gagamitin natin ang renewables, hindi ho nagbabago presyo niya, no? Mm-hmm. Nandyan lang ho siya. Okay. Dito po ba sa ano, matanong ko lang ho sa inyo, yung bang mga yung mangungontrata tayo ng mangungontrata ng ancillary ay tinatag na ancillary service ang NGCP, ano po yung magiging epekto nito sa ating mga consumer? Eh kasi po yung NGCP sila po yung nangungontrata, di ba, ng ancillary service. Eh, ano po ang magiging epekto nito kung mangungontrata lang sila na mangungontrata? Para well, ano magiging epekto nito sa mga consumers? Well, definitely ho, tataas na naman yung singil no, sa consumers. Ito nga ho yung sinasabi namin, eh, imbis na padamihin ang reserba, mm-hmm. padamihin nyo na lang po yung supply. Mm-hmm. Kasi ho, hindi ho namin naintindihan, bakit pinipilit natin? Pag sinabi ho natin reserba, standby ka lang eh, dyan ka lang sa tabi. No? Mm-hmm. Pero babayaran ho kayo habang hindi kayo pinapatakbo. Ayun. So hindi ho namin naintindihan, sabi nga ho namin, huwag na mag-away, padamihin na lang natin ang supply ng kuryente. Eh bakit tayo mo ba na kaya ganun ang gawin nila? Ano ba nakikita ninyo bilang kayo dating DOE, USEC, Bisalayog? Well, alam nyo, mukhang kulang lang sa pag-intindi kung ano ba dapat yung balance. Teka mo na, USEC, ano sabi nyo, kulang sa? Kulang mo sa pag-intindi. Eh bakit doon nandiyan sila kung hindi mahiya? Wala pala silang, wala, parang sinabi nyo wala silang isip. Eh, dahil kasi hindi maintindihan eh. Hindi naman, no. Alam nyo, ang kuryente talaga, ang usaping yan, eh, mahirap naman talaga, no. Pero lahat na po na nagsasabi sa ating private sector, wag ko kayong kumuha ng sumaraming reserba kasi tataas lang ang presyo ng kuryente, no. Opo. Ikayati na lang ho natin yung mga utilities natin na kumuha ng supply ng kuryente, no. Para hindi ho kahit ang babayaran lang ho dapat ng mga consumers natin, yung mga supply na pinapatakbo. Okay. So, ano po, maniban, kung patuloy na aasa tayo sa, ba't dito ang grid na walang bagong mga, yung tinatawag natin yung pamumuhunan po sa sektor ng renewable energy o yung sustainable energy, hindi na ho natin siguro mararanasan yung brownout na nangyari noong 2019. Ano tingin nyo? Tama po yan, no? Lalo na ho pag summer, ang aming nga hong sinusulong yung paggamit ng solar, no? Mm-hmm. Kasi ho, kasagsagan ng init ho yan eh. Opo. At alam naman po natin, ang solar, eh napakalakas ng power na yan, lalo na pag summer, no? Uh-huh. Kaya yun ho yung aming sinusulong, no? Sana padamihin ho natin, hindi naman ho mahirap magtayo eh, ng solar. Eh ang hindi ko maintindihan, kung bakit lagi ang ginagawa ho ngayon ng Department of Energy, inuutusan po yung NGCP na magdagdag ng mga ancillary services. Eh di ba malaking epekto ito kung lalong tataas yung bayad natin sa kuryente? Opo, madadagdagan po ang bayad natin sa kuryente ng supply na hindi natin gagamitin. Mm-hmm. Yan ho yung iniiwasan natin, no? Magkontrata na lang ho ang mga utilities, no? Dagdagan nila ang supply nila para hindi ka na kailangan magdagdag pa ng reserba. Mm-hmm. Okay, wala ho ba silang magagawa para mapabilis talaga yung approval ng terms of reference na lagi daw po yun ang nagiging problema? Yung terms of reference na sinusubiti ng mga distribution na utilities natin na makapag-bidding? Alam niyo po, hindi ho mahirap yan. No? Mm-hmm. Nung ako ho'y nasa pamalaan, opo. Eh walang papel ho tumatagal na isang araw. No? Kaya pabilisin ho natin, ang lahat po ng utilities ngayon may mandato na mag-public bidding. Mm-hmm. So sinusumiti ho nila yung kanilang terms of reference sa DOE. Eh pabilisin ho natin para makapagkontrata na sila, no? Eh, anyway, bidding naman ho yan, pababaan ng presyo, no? Uh-huh. So kayang-kaya ho yan ng pamalaan, no? Hindi ho mahirap gawin yan. Opo. Eh, hindi ko nga ho maintindihan kung bakit yung may problema po ba sila sa NGCP sa halip na tulungan nila to para mapabilis yung solusyon na ito? Nagtataka ho kami rito eh. Ako rin po, no? Actually ho, ang kailangan tulong ng NGCP, alam niyo ang pagtayo ng tore, no, ng kuryente. Opo. Hindi ho madali yan, no? Mm-hmm. Kasi may expropriation proceedings pa, no? Eh, may right of way pa ho, di ba, Yusek? Yung right of way ang mabigat dyan eh.
Yan po yung mabigat. No? Mm. Yan po yung kailangan tulungan ng pamahalaan. Ayun. Pabilisin po nila yung acquisition ng right of way para matayo natin yung mga tore. Okay. E, pero ang nangyayari ata, baliktad, hindi ata nangyayari yon. Kaya lalo na didelay tayo at laga sa halip na malutas natin ang problema, eto na naman tayo ngayon. As usual ho, no? Malapit na nga ho yung summer, eto na naman ho tayo. Alam niyo, kung walang kuryente, pumunta lang kayo sa beach. Dinala kayo, magbabad na ko isa araw kasi wala naman kuryente, mag-swimming na lang ho tayo. Sek, sana ho sa bagong administrasyon ay maibahagi ninyo yung mga strategy na yan para hindi na natin maranasan ito. Kasi kinakabahan kami, baka maranasan ulit natin yung brownout noong 2019, Yusek. Opo, actually ho, alam mo sa Ray, may problema na talaga tayo dahil yung malampaya po ay patapos na sa 2024. Opo, opo. Wala ho tayong kapalit. No? So, alam niyo ho, pinagdadasal namin, sana yung susunod pamahalaan ay matugunan niya yung problema ngayon, no? Dahil malaki ho ang problema natin. Opo, talagang tutupo naman yun. Okay, with that, maraming salamat ulit sa inyong pagbibigay daan sa amin, Yusek, sa pagkakataon na binigay niyo sa amin sa Teka Teka para at least na-inform natin ng publiko hinggil dito sa kalagayan kung bakit nagkakaganito tayo. Pero at least, we do our best para po maiwasan natin ito. Okay, Yusek? Tama po. Salamat po, Senyor Ray. Salamat din po. Mga kaibigan, si dating Yusek ng Department of Energy at ganun din po siya po ang presidente ng Developers of Renewable Energy for Advancement Incorporated sa katawang po ni dating Yusek J. Layog. Uy, may press report tayo. Sandali lang, sandali lang. BWIZ Flash Report. Lucky Patrol 9, J. Mark Degala. J. Mark, go ahead. Senyor, ito na yung pinakahihintay ng lahat ng mga motorista. Nag-anunsyo na ang mga kumpanya ng langis ng kanilang taas sa presyo. Oh, yan na ba? Ay, tinatawag na pang-onse, pang-aonse. Ha? Yan na yung pang-aonse. Oo. Mau-onse yan na. Makaka-onse yan na rito. Onse yan na. Okay, sige. Eh, paliwas dun sa... Ano? Magkano? Paliwas dun sa naging pagtaya ng kumpanyang Union Oil at ang Department of Energy, ha, ang kanilang pagtaya kasi nasa 11 pesos at 80 centimos hanggang 12 pesos. Eh. Okay. Pero itong mga kumpanya ng Shell, ng Caltex at ng Union Big Oil. Yung Big Three. Hindi pa. Hindi pa. Dalawa pa lang ito na big sa higante, senyor, dahil yung isa ay clean fuel, ano? Ang kanilang aumento ilan? sa diesel muna 13 pesos at 15 centimos. Patay. Oh. Eh taliwas dun sa ano, ha? Taliwas dun sa unang pagtaya na 11 hanggang 12 pesos, ito 13. Dilampas pa. Oh. Wow. Buhay ka pa. Lucky 13. Naku, lucky, oh, ba 'yan? Diba? Lucky ba 'yan, lucky yung 13? Lucky ba talaga? Ang lucky talaga. Ang laki. Hindi laki. Ang laki. Ang laki. Ito naman sa gasolina, senyor. Doon sa gasolina, ang pagtaya kasi ng ilang mga oil experts sa industriya at ng Department of Energy, nasa 6 pesos at 20 centimos hanggang 7 pesos at 20 centimos. Pumasok ito doon sa kanilang pagtaya sapagkat ang naging pagtaas ng gasolina sa tatlong nabanggit na kumpanya, itong Clean Fuel, Caltex at Shell, ay 7 pesos at 10 centimos. 7 na, ha? Pasok ito. Mm-hmm. Oo. Okay. Habang itong Caltex ay merong 10 piso at 50 centimos na pagtaas. Saan? Sa presyo gasolina? Na kada litro naman ng kerosene. Ah, kerosene. Okay. Oo. Kaya inaabisuhan nga itong ating mga kababayan na... I-full tank na ninyo! Oh, kayo ikaw na nagsabi niya, senyor. I-full tank na ninyo! Pwede ba, pakisuyo? Ang hirap nito nangyayari sa atin, ano? Okay. Pagka ganyan ang, senyor, ang mga balita natin, na talagang ihihiyan na muna ang yung gamot sa high blood. Dahil sigurado wala, tinatawa ko na lang, Jay Mark, itawa ko na lang. Wala akong magagawa. Dala mo na ba yung bisikleta mo? Oo. Bisikleta na lang tayo. Sige. Kaya, okay. Kaya.
So yan ang report sa senyor, Patrol 9J, Martikalas, Bulis, 10 km at Lakas, dito Bugay. ZWIZ Flash Report. Yandaan nyo na ha. Yandaan nyo na lang ho, senyora. Okay, yan. Palapit ng palapit na tayo. Magagamit nyo na yung kadilakad. Kadilakad tayo lahat, ha? Sa malapit na hinaharap. Okay, anyway, with that, dinadano natin sa biruan, pero wala ko tayo magawa. Yan po ang buhay. But in spite of that, don't worry. Sabi ni Senyor Pacheco, be happy. Ito pa rin ang teka-teka. Minsan pa nagsasabing, hanggang bukas. Hasta mañana. Adios! Philippine Standard Time, 33 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. Teka, alas 4:30 na!